Hello guys, welcome sa vlog na ito at for today's video is tatalakayin natin kung paano nga ba magiging isang security guard. Ito yung ating magiging topic sa video na ito at sana mayroon kayo matutunan. Kailangan kung decidido ka talaga na maging isang security guard, dapat ay buo ang loob mo at hindi ka panghinaan. Kailangan is maging consistent tayo sa ating sarili at mayroon tayong disiplina. So, paano nga ba tayo magiging isang security guard? Kailangan natin mag-training. Bakit nga ba kailangan natin mag-training? So, kailangan natin mag-training dahil ito yung tutulong sa atin upang magkaroon ng kaalaman para maging isang security guard. So, kailangan may training tayo. Dito natin matututunan yung pagiging isang security guard. At siyempre, kapag nag-training ka, makakakuha ka ng security guard license or security professional license. So, kapag meron na kayo noon at natapos na kayong mag-training, magkakaroon kayo ng 201 file. I-prepared nyo yan, yung inyong 201 file. At ito yung magiging attachment nyo sa inyong agency na pag-a-applyan. Bakit nga ba natin kailangan mag-training? Malaking advantage kasi ito dahil magkakaroon kayo ng knowledge in case na mayroong nangyari sa inyong pwesto or mayroon tayo mga visitors na high profile, kaya nating humarap sa kanila at kaya nating pasagot yung mga katanungan nila. So, napakasimple lang yun guys at kapag kayo ay prepared na, then yung inyong katawan is okay na, mentally and physically fit, pwede na tayo mag-apply sa security agency. Saan nga bang security agency? Kahit saang security agency, pwede kayong mag-apply. Meron namang security agency na may mga height standards sila. So, kailangan 5'8 mataas. Meron namang 5'2 mataas. Bakit nga ba iba-iba yung height na requirements nila? Meron tayong mga posting kasi na kailangan is matatangkad yung kanilang mga security guard. So, mas required sa kanila yon na matangkad. Kagaya ng SM, bangko, yan. Kailangan matatangkad talaga. So, balik tayo doon sa security agency. Kapag kayo ay mag-a-apply, syempre kailangan proper kayo. Paano nga ba yung proper? Kailangan proper haircut. So, yung gupit natin is kailangan malinis and then clean cut. Yung pasado sa standard bilang isang security guard. So, yun na. Kapag nag-apply kayo, i-interviewin kayo ng operation. So, yung agency ang magbibigay sa inyo ng trabaho. At kapag pumasa kayo sa kanilang interview, may isang security guard na kayo. At hindi pa doon natatapos. Siyempre, ituturo nila sa iyo kung ano ba ang mga dapat gawin kapag ikaw ay inilagay na sa isang establishmento or ipinosting ka na nila sa isang detachment. So, kailangan maging snappy ka at tandaan mo yung mga bilin ng iyong agency para hindi ka maligaw. So, yun lang. Kapag ka natanggap ka na at nakaposting ka na, so, gampanan mo lang yung pagiging isang security guard at i-adapt mo yung mga natututunan mo sa iyong mga kasama. So, kung meron man akong nakaligtaan, so, i-comment nyo lang sa baba at i-dagdag nyo na lang din at pag-usapan natin. Yun lang. 5'9.